eskwela since June 24 ngayon, feast ni St. John the Baptist. So uso ang basaan sa City of San Juan na pinaniniwala ang swerte, at totoo naman kasi marami nang napagaling ata yan. At ngayon is araw ng Maynila. The City of Manila was founded June 24, 1571 by Spanish Viceroy Miguel Lopez de Legazpi and Martin Dagoiti. And it just so happens that Miguel Lopez de Legazpi was the first Governor General in the Philippines. So, isa sa mga landmark sa City of Manila na nagpapatunay ng pananalasa ng Spanish occupancy sa Pilipinas is yung Fort Santiago. Okay? Yung Fort Santiago is nasa walled city of Intramuros. Well, basically, ang akala ko is kulungan lang yon ni Dr. Jose Rizal. Basically, yun lang alam ko dahil dun na-detain si Jose Rizal bago siya barilin sa Bagumbayan o sa Luneta. Doon talaga siya ikinulong nung bago siya barilin. Yun lang ang necessary pag... Tsaka yung iba raw, yun daw yung kuta ni Raja Tagalog na merong ano, na marami raw weaponry or artillery. So, yun daw yung location ng Fort Santiago sa Maynila was yung fortress ni Raja Tagalog. So, pinortif na inayos yon ng mga Kastila at ginawa yon na, you know, pinangalan yon na Fort Santiago. Hindi ko lang maintindihan, pero based dun sa entrance, kasi alam naman natin lahat na si Santiago o si St. James. Okay. Si St. James yun eh. Si James is si Santiago, isa sa mga 12 apostles ni Lord ang nagdala ng Christianity sa bansang Espanya. So alam na natin yun. At saka based dun sa Wikipedia, patron saint daw siya ng Spain. Okay, kasi siya yung nagdala ng Christianity sa Spain. Kung makikita nyo yung sa itaas is yung picture ni St. James. And then yung pangalawa dun sa entrance is yung coat of si symbol ng Spanish monarchy nung mga panahon na yun. So, nandun na yun. So, kuta yun ng mga Kastila na in-overview yung Manila Bay o along the Pasig River kasi yun. So, in-overview niya yung Binondo skyline ata. So yun ang pagkakabasa ko. So sinakop yun ni ano ng mga Chinese pirates ni Lim Hong at saka ng mga British colonizers, pero ilalagay ko na lang din sa description kung sino yung mga British colonizers na ano, ilalagay ko na lang yung mga added information yung hindi ko masasabi. At ito rin daw dedicated kay Saint Barbara, yung patron saint ng mga artillery o mga armas. So hindi lang ito kulungan ni Jose Rizal, ito rin yung naging kulungan ng mga Pilipino at Amerikano, yung dungeon sa loob nung panahon ng hapon, yung mga dungeon sa loob, dun sila ikinulong at namatay daw sila sa gutom ng World War II. So marami palang history yan. At hindi ako magtataka kung bakit may mga ghost stories dyan, kasi may mga kaluluwang hindi matahimik. Dahil isipin mo, pinatay sa gutom nung panahon ng hapon, mga Pilipino. So yun yung mga unnamed heroes. So basically yung Fort Santiago, kasi yung walled city of Intramuros, yun yung Maynila lang nung araw. Lumabas ka dun, sa either nasa Binondo ka, which is considered the Chinatown, or outside Manila ka na, kasi yun yung pinaka
sentro ng ano nung mga panahon na yon, yung Walled City. Kaya Walled City yun, fortified yun against yun sa mga pirata. Kasi yun na nga, di ba, in-invade ng Chinese and British colonizers. So, mas lalong pina-fortify yun. Na hanggang ngayon, pinipreserve ng Department of Tourism na may attached agency yung ano, na Bureau of National Parks and Historical Sites. So, yung DOT yung pinipreserve nun under yung sa attached agency na yun, yung sa National Parks and Museums. Kasi considered ng museum yung Fort Santiago. So, yun yung isa sa mga landmark na yung Araw ng Maynila na nasa Maynila pa at pinipreserve hanggang ngayon sa Walled City of Intramuros. So, yun po.